Hinitatantana ng BIR, Bureau of Internal Revenue, ang mga kumpanyang hindi nagbabayad ng tamang buwis sa pamahalaan. Sa katunayan, dalawang malaking korporasyon ang sinampana ng kaso dahil sa paggamit at pagbebenta ng mga pekeng resibo. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Patong-patong na mga kaso ng tax evasion, paglabag sa batas ng tax returns at pagsusumite ng maling financial statements ang isinampa ng BIR sa Quezon City Regional Trial Court laban sa mga korporasyong Decarich Super Trade Incorporated at Reddington Corporation ngayong araw. Ayon sa BIR, napatunayan kasi ng Justice Department na gumagamit ang mga ito at nagbebenta ng mga peke o ghost receipts. Napatunayan natin nagkaroon ng probable cause na talagang peke ang mga resibo na ginagamit nitong mga korporasyon na to. So ito ang una-una namin din na unang batch na finile namin sa DOJ noong last year. At napatunayan natin na peke nga ang resibo na ginagamit nitong itong mga korporasyon na to. Ayon pa sa BIR, taong 2022 pa nang subaybayan nila ang galaw ng mga kumpanya sa ilalim ng Run After Fake Transactions Program. Dito na nakita ng BIR ang mga malalaking korporasyong gumagamit ng mga peke o ghost receipts. Nasa 23 reklamo na ang naihain ng BIR sa DOJ kaugnay ng kasong tax evasion. Sa taya ng BIR, bilyon-bilyong piso ang nawawala sa gobyerno dahil dito. Yung seller at saka yung buyers ay hindi nagbabayad ng tamang buwis. Kaya naman na bilyon-bilyon na ang nawawala dito. Mahigit pa sa 18 bilyon ang nawawala dito. Mahigit yan 50 or baka umabot pa ng 100 bilyon ang nawawala dito. Patuloy naman ang babala ng BIR sa mga korporasyon na huwag nang subukan pumuslit ng mga peke o ghost receipts dahil tuloy-tuloy ang pagtugis nila sa mga gumagawa nito. Lalo't dahilan din ito para hindi maabot ng BIR ang target na tax revenue noong 2023. Sa mga nagbebenta at bumibili ng peking resibo ay mapag-isip-isip na kayo dahil kasi nakikita natin na maganda-ganda naman ang nagiging koordinasyon natin sa DOJ at kaakibat natin sila ulit sa pagsasampa ng kaso. Talagang tax evasion ito dahil kasi imagine nag-imprinta sila ng mga peking resibo at maraming korporasyon na bumibili at hindi nagbabayad ng tamang buwis. So ang ginagawa natin ay hinahabol natin itong mga leakages na to at sinasampahan natin ang kaso. Bukod naman sa mga gumagamit ng peking resibo, iniimbestigahan din ang pagbebenta ng e-cigarettes o vape products sa bansa na hindi naman nagbabayad ng tamang buwis. Ilang malalaking brand ng vape product ang sinosurveillance na ng BIR ngayon. Nakikita rin natin na loophole na leakage ay dyan sa vape products. So talagang paigtingin din natin ang pagtugis dyan. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.